Bukod sa Bibo, punong-puno rin daw ng pangarap pang 5 taong gulang na si Princess Angela Dumbrige o Inday. Mag-teacher na lang ako, Mama, para bigyan ko kayo ng pera. Si Papa hindi na magtrabaho. Pero sa isang iglap, natapos ang lahat dahil sa isang karumalduma na krimen. Binawian ang buhay si Inday matapos walang awang paghahampasin sa ulo. Wala naman po kaming kaaway dito, Ma'am. Ang bigat-bigat mo parang sasabong na yung dibdib ko, Ma'am. Ang suspect sa pagpatay sa paslit kinilalang si Eman Lambuhon, isang construction worker at residente rin ng Barangay Caypian, San Jose del Monte City, Bulacan. Sa investigasyon ng San Jose del Monte City Police, isang oras ang nakalipas matapos hindi magtagumpay si Eman na nakawin ang cellphone ni Jackie Lou. Muling nagpakita si Eman sa kanilang ayaw lugar na ilang uraw sa alak. Hindi mo ako matatabla, makikita mo! Suspect pala na ito is nag-inom pa ulit dun sa labas. Eh, pero nung lasing na, hindi akalain na babalik pala dun sa bahay. Lingit sa kaalaman ng mga residente sa lugar, isang kahindik-hindik na krimen pala ang binabalak at gagawin ng suspect. Ayon sa mga pulis, bandang alas 3 ng madaling araw, kinuha ng suspect si Inday mula sa inuupa nilang kwarto habang natutulog ang bata sa tabi ng kanyang mga kapatid. Mahimbing din sa pagtulog noon ang kanyang mga magulang na sina Jackie Lou at Bernie. Huwag ka mahihaw! Matapos isagawa ang krimen, nakatakas ang sospek at hindi na inabutan ng taong bayan at mga otoridad. Naabutan nila yung bata, yung biktima. However, duguan na po ito at apparently parang pinukpok. Sa paulang investigasyon ng San Jose del Monte Police, panggagahasa ang una nilang tinignang motibo sa krimen. Dahil nga po sobrang lasing itong suspect. Siguro may intention siyang i-rape yung bata. Nabago po yung pangyayari kung saan ang ginawa na lang po niya is patay na lang at iwan po yung bata. Kasi wala naman po siyang pagkakataon na i-rape pa dahil sinusundan na din po siya ng mga witness. Dahil dito, isang manhunt operation ang isinagawa ng San Jose del Monte Police para tugisin ang suspect. Nag-create po tayo ng tracker team dito sa station na maghahanap dito sa suspect. 17 ng Setyembre, nahuli ng mga otoridad si Eman sa pinagtataguan niyang bahay sa pareho ring barangay kung saan nangyari ang pagpatay kay Inday. Eman Lambuhon, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Princess Angela Dobrigue. Sumama ka sa amin sa presinto. Montes, pasasa niya! Nagkaroon po kami ng magandang lead. Pinuntahan ng ating mga tracker teams at intelligence operatives. Kung saan, nakuha po natin yung suspect. Nalaman ko po kahapon na nahuli na po yung suspect. Ano po, parang gumaan po yung pakiramdam ko. Kasi po nabigyan na po ng hustisya yung anak ko. Nung pinatay po siya, Ma'am, hindi talaga ako mapakalim. Sa impila ng pulis, nakapanayam ng investigator ang suspect na si Eman. Ano ang mga pahayag ng suspect tungkol sa nangyaring krimen? Nakapanayam ng investigador ang suspect sa pagpatay kay Inday na si Eman Lambuhon. Inamin niyang siya ang dumukot sa bata nung madaling araw na 15 ng Setyembre. Ayon sa kanya, wala siyang planong gahasain ang bata. Nagawa raw niyang dukutin ang bata dahil sa galit niya sa isang taong nagangalang Justin. Hayop kang Justin ka! Hindi mo ako matatabla, makikita mo! Inday, ang papa mo. Ay,
Lumalabas na si Justine ang may-ari ng kwartong inuupahan ni Nainday. Gayunman, hindi kaano-ano ni Justine si Nainday. Magalit na ako doon kaya niya. Tapan ng pera ko. Hindi na umano maalala ng suspect ang mga sumunod na nangyari matapos siyang tangayin ng bata. Hindi ko kulang. Basta nangyari na po. Kaya para sa mga pulis, maaaring paghihiganti ang kanyang naging motibo sa krimen.